Mathilda or Mathilda and Farsa, tama. Pwede, pwede. This is ano eh, this is tricky because syempre at the same time, wala na bago sa kahit ano dito. Second pick pa rin ng ONIC, first pick pa rin ng RRQ. Papansinin mo, sila Marky, sila Dilarski, same pa rin yung mga bands na kinuha nila. Ayaw na nila magkaroon dito ng advantage ang side ng RRQ pagdating sa mga jungler. Pero Luyi, Luyi at Mathilda, bibigay na ata nila yung lance. Nako po, Kuya Bert, nakangiti si Kuya Bert. Nako, tignan natin kung nakangiti pa rin siya. Hindi, mamaya na nga. Mamaya na. Easy lang. Easy lang tayo, easy mamaya na. Mamaya si na, Bert. Ano tayo eh. Si Kuya Bert. Nababalik tayo. But yeah, for ONIC, kumikita. Actually, hindi ko pa kayo nagigits yung ngayon. Yung alin? Yung kapag nasasalam daw pag binabate. Baka kasi, malay mo, baka ganun yung nangyari kayo. Hindi, hindi. Tahimik muna tayo. Sige, tahimik muna tayo. Kaya na guys, wala na. Batingin natin yung RRQ. Ang lakas nyo! Ang lakas nyo! Oo, wala. Ganun na lang. Gusto mo, batingin natin yung RRQ. Sige. Sige, batingin natin yung RRQ ngayon. This is the reverse bias, ladies and gentlemen. Pag nanali ulit dito guys, effective. Oo, effective ba? sa mga wag niyo kami tatakwil. Nag-explain na kami. This is reverse bias. We are rooting for RRQ because we want them to lose. Kung ma-reverse psychology, ito reverse ano? Reverse bias. Reverse bias. Pero ngayon, ONIC, medyo more on magic damage nga lang kasi, yung ano ngayon. Nag-make sense eh. Kasi meron kang Eve, meron kang Esmeralda. Your team Esmeralda, magkukuhaan ka niya, kinukuhaan ka niya na shield, kinukuhaan mo siya ng buhay. Tapos si Eve, mapipigilan mo eh kapag tumunog yung bell, yung tong. Pagka gumanon na yung Alice, wala na. Tapos na yung real world manipulation. Yung RWM magiging Resort World Manila. Nagpabulong. Oh, pabulong. Pero RRQ ngayon, ako sila yung nakakuha ng Lancelot. Actually, for ONIC, pwede sila mag-bane. Pwede. Dito sila pwede mag-bane actually. Para kay Kyrie. Pero kasi ang tanong, na-practice ba ng ONIC yun? Kasi ginamit nila one time yun yung bane. Ginamit nila one time. Actually, dalawang beses nila ginamit yung isa, ano, voluntary. Yung pangalawa, hindi na voluntary. Hindi na voluntary. Kasi yung, basta, hindi na natin itatanggap. Hindi na natin. Support na tayo sa ONIC. Huwag na kayong madami sinasabi. Ban ng ONIC. Ay, support na pala tayo sa RRQ. Kasi reverse bias nga pala tayo. Kaya guys, yung mga nanonood dyan, reverse bias muna tayo. Pero although ONIC, binanan na si Harit. Okay, maganda yung Harit dito. Kasi parang nga naman hindi din na may instant reverse si Luyi. Kasi yung pinaka-crowd control ngayon ng ONIC is going to be Luyi. RRQ. They call me a hero. They call me a hero. Eto na. May lance. Ano? Naku, pagka eto, lumabas si Olus talaga dito. Wasak talaga mukha ng RRQ dito. Reverse bias. Ako nga pala, hindi. Mawawasak yung mukha ng ano. Nung Olus mismo. ONIC, ito yung medyo mahirap dito kung ano igagamitin nila against this Lancelot. Pwede lang sila actually na kagaya ng ginawa ng RRQ. Pero gaya ng sinabi mo kanina, if na-try ba nila na gamitin or na-practice nila. Kasi kanina, sinagot sa kanila ng RRQ is yung Clint NYSS, di ba? So, ano kasi nagme-make sense? Benedetta pwede. Nagme-make sense. Hindi na, kumbaga ngayon, para sa side ng ONIC, mas priority na nila itong XP lane or yung gold lane kasi yung side lanes, kasi yung RRQ, may isa pa silang missing piece dun sa side lane eh. So, might as well just go for this first. Tapos, tsaka kayo mag-isip kung ano yung mga gagawin nyo sa sunod. Yung RRQ, ang kulang nila dito, tank, tsaka gold. Initiator. Gold or XP. More on initiator. Kaso, ang ano dito, since pinick nga agad ng ONIC yung Luyi, parang minus na agad sa mga melee heroes. Kasi, the more na gusto mo pumasok, the more na ihihikupin ka dito ng side ng ONIC. Pero, still Ruby. At may Bruno. Hindi, gumagamit talaga yung RRQ dito ng mga marksman talaga. Yung mga marksman na hindi usual na nagagamit. Mm-hmm. Eh, yung Bruno naman, nakikita na naman natin siya nagagamit kahit sa MPLPH. Kasi kaso, piling tao lang yung gumagawa sa kanya. Akala ko feeling lang, tao. Hindi, piling tao. Hindi feeling tao. Medyo monster. O, yun na, sabi ko sa'yo, lalap.
Reverse bias, reverse bias. Sabi sa ay. Hindi, pero oo, oh, iba to. Naku, lumabas yung olus. Naku, lumabas yung olus. Reverse bias mo. Yung RRQ, yung sasalamin namin dito. Sinabi nyo na sa amin, sa Twitter, sa lahat, nasalam kami. O sige, mamalasin namin yung RRQ. Naku po, lumabas yung olus. RRQ, ano na yan? Naku, hindi alam ng ONIC kung paano gamitin yung olus. Nahirapan sila dito. Ay. Lahat na ni-reverse joke lang, guys. Panood na natin. Makamalito na rin sila kung ano ba talaga totoo. Makamalito na rin. Makamalito na. Kapit Pilipinas. Match point ang RRQ. Pero hindi tayo papatalo. We have 4-3 Filipinos left. Filipino teams left. Dito sa MPLI. Tingin ko hindi hahayaan ng ONIC na maging dalawa yan. Oh, hindi nila hahayaan na mabawasan pa ng isa para, dahil para sa atin talaga itong laban na to. But RRQ, with their lineup, ang pinakaabangan natin na matchup talaga is going to be same. Oh, okay. Dilarski ang tatapat dito kay R7. Same pa din. Skylar versus Marky actually. Alice versus Bruno. Naka medyo mahihirapan yung Bruno kapag ka nagkaroon na ng item si Marky later on. Isang mabilis lang na pagpasok sa kanya with the blood o. Oh. And Vin, actually Vin did a great job on that game number one. Kailangan maka-counter siya dito, matapatan siya dito ni Bimo. Ha, si Baloyski ang mag-aano sa kanya. Mag-hold sa kanya actually. Hindi, subukan niya ngayon mag-ikot-ikot. And nagpost dito ang ONIC PH. Mm-hmm. Dahil medyo nagkakaroon ng problema sa kanila. Pero they are fixing it up ngayon. At para dire-direcho. Kasi gusto din naman natin na lahat ng mga players dito, they, parang alam mo yun, fair and just. And syempre, integrity din ito ng MPLI. So hindi tayo magpapalaro ng mga teams na prepare mo na sila maglaro para lang matuloy yung para game. Para lang matapos then, na. Hindi natin gagawin yan sa iba sa MPLI. Tamang pulbo muna yung mga players. Yan mga tunay na nakakapagpalakas sa mga players, yung pulbo nila. Napakatagal na niyan, nakakataas yata ng ano, nakakataas ng pagpabilis ng kamay actually yung mga pabilis na. But anyway, tama yung sinabi din ni Butters, yes, we're just waiting for ONIC na maging okay yung kung ano man yung naging problema on their side. And speaking of problema on their side, dun sa game number one, ang dami nilang pwedeng ayusin kasi kaya naman nila eh. Nakalamang sila actually. Nagkaroon lang ng miscom in terms of initiation pagdating sa team fight. And look at that, si Vin actually malalim siya dun ah. Ay, naku, Jessica, sabi ko tayo eh. Bumubulusok yan eh. Huwag kang magkakamali. Ano mo si Olus ang Usain Bolt. Ang Usain Bolt ng MLBB. Kapag kahinabol ka niyan, gamitin mo yung play, kumuha ka ng flicker, kumuha ka ng dash, kumuha ka ng sprint. Pagsamahin mo sa isang hero, habulin ka pa rin yan. The Usain Bolt of MLBB. But again, RRQ, a different playstyle from them as compared to game number one. Kanina kasi si Kyrie very aggressive with the Lancelot, pero yun lang, oh! Uy, ang ganda ng pwesto ng Skylark. Grabe yung read! Grabe yung read ni Skylark doon. Naramdaman niya na pupunta pa doon si Pareng Mark. Actually, tinamahan din kasi talaga si Marky ng bola during that time. Pero alam mo, Chantel, kailangan din dyan ng konting alalay dito si Marky ng ONIC PH. Kasi alam ni Skylark na hanggat hindi level 4 yan, pwede niyang, ano yan, pwede niyang kukutin yan hanggang sa ma-takedown. Eh, syempre si Marky, gusto niya din talagang mag-online na maaga, so pipilitin niyang pulutin yung mga orbs. Mm-hmm. Kaso pag pinulot niya yung orbs, dalawang bola yung tatama sa kanya eh. Ah, oo nga. Uy, nakuha. Nagandahan para dito kay Marky, nakuha niya nga yung crab doon. And RRQ, so far, wala masyadong movement. Ang bahan lang din, give space para kay Scarlet dito sa game. I think for ONIC, mamaya pa sila magiging aggressive talaga. Kasi si Kyrie, makikita natin mamaya kung bakit natin siya tinawag na Usain Bolt ng NLBB. But so far, RRQ ngayon, nagsisimula ng ating third objective. Si Dilarski nga lang naka-ready. Anytime namang gulong. Blue team has slain the turtle. Hindi na siya mag-commit. Medyo delikado pagka kinumit niya yung Raging Sandstorm niya doon. Number one, walang tao doon sa vicinity. Si Kyrie lang yung pinakamalapit. Pero I doubt Kyrie would go in. Kung iisipin mo, kung gusto sana nila i-contest yan, dapat kanina pa nakapwesto si Kyrie doon. Pero right now, ang tinitignan lang nila is securing yung kanilang mga ultimates at kanilang mga first items. Tingin ko, ang ginagawa dito ng ONIC PH, they're focusing on their first power spike. And si Kyrie dito, naku po, parang bumawas. Oh, parang hindi na wala masyadong mamaya na. Oh, wag na mamaya na ka wala na. Oh, baka magagalit naman si Albert eh. Mamaya kapag ka ikaw
Pagka ikaw, tatawagin kitang kuya. Babaya, kung ano yung tinawag ko sa'yo. Nung sinabi ko yun, tsaka ka nagalit eh. Ayaw pala na kuya yung tawag. But again, ONIC na yun, na-maximize ng RRQ, by the way, yung outer to the shield na sa may bottom lane. Yung sinasabi kanina ni Butters na for ONIC, they have to do something or support market in a way dito sa may bottom lane. Kasi hindi talaga titigilan eh. Hindi na titigilan. At eto ang inward manipulation sa pinakaginta. Marky going in. Tumunog na yung belt at ay nahuli. Pero walang enough support. Skylar, kamuntika na siya doon. Wala na ang mana, wala na lahat eh. Kaso may numbers advantage yung side ng RRQ. Yung may pinaka-tumbo. Sige, mapagod siya dyan. Dilarski tsaka RCM sa may top. Ang sakit ni Dilarski, by the way. Kasi hindi pa ko talaga sa RCM. Kaso kailangan niya na ito. Kailangan niya na umalis. Oh! Oof! Ay, aging ha. Oh, si Psycho. Si Psycho. Op! Ay, nice. Ay, wala na. Na-psycho ka. Sinayko ka ni Dilarski. Psycho. Oh, kailangan si R7 naman na yung umalis ngayon. And yung kandandahan dito na nga. Magalit for ONIC and still. RRQ lamang in terms of the gold, but ONIC slowly. Hindi na sila nakakukuha dito ng RRQ every time na may gustong ikutan. Kanina nakuha ng RRQ, by the way, yung third objective. ONIC pwede silang mag-contest, but I think ang pinakagusto nang gawin dito is panggulat na play para kay Kyrie. Kyrie, on the other hand, Dino inabon nito. Noong si R7, wala silang priority kahit whatsoever dito sa third. Binibigay lang nila, binibigay dito sa Lancelot. And kanina, ganito din yung ginawang kalawan ng side ng RRQ. Ini-imitate ngayon ng side ng ONIC V8. Pero nakahuli na si Dilarski dito. Nahuli pa si Baloyski. Baloyski, naipit ni Bean. Pero nagdikit yung dalawa, nagbanding. Pero hindi, tutumba pa rin. 4-0, 5-0 actually, favoring the side of RRQ. Ang ganda ng laro ng RRQ dito. Ang linis na nga laro ng RRQ, particularly din, evident, by the way, dito kay Skylar because kanina pa siya nakakapag-farm actually. With a 1-0-1, nakasunod bottom lane. So for RRQ, everything is going into their hands. Red team turret has been destroyed. Is hindi natin nakikita kung ano yung possible na gawin ng kanilang lineup. Marky, ang kinaganda lang with the style of hero is ito yung mga heroes na mataas ang comeback potential. Kailangan lang magkaroon ng orbs, kailangan magkaroon ng stacks dito ni Marky. After that, pwede silang pumasok from time to time. Uy, panghulat ka! Si Vivo tsaka si Baloyski, napakaganda ng pwesto! Ito na ata, hinahalap nilang laban at naipit dito mga kaibigan yung side ng RRQ! Vivo, Baloyski, masyadong mababa yung buhay, Skylar will go down! Vin! Vin! Itakbo mo yan! Itakbo mo, may play kick si Marky! Ay, naku po! Kuya Vin, Kuya Bert, kamusta? Okay, wala, teka lang, wag babatiin na naman natin eh. Hindi lang, sabi ko lang ano na. Ano na, ano na. Ang sinabi ko lang ano na. But RRQ, yun yung kailangan nilang bantayan. Ano nga mga expect natin? Siyempre, panggulat na play. Coming from Baloyski, ganun sila ka-confident with that divergent play from them. Tawag doon, sandwich. Sandwich, literal. Dito kami na sandwich na. Pagkalagay ng palaman, ginanon agad ni Baloyski. Yung tinatawag yung bans, yung ONIC PH, yung RRQ. Yun yung palaman. Ayun na. Nakikita na natin dito yung mga malupitang higup ni Baloyski. Yun yung strength ng kanilang lineup. Sakto din naman, yung RRQ, nasa masikip na position. So, napaganda para dito sa ONIC. Wala munang objective-objective. Blue team turret has been destroyed. Teamfight ang tinututukan ng ONIC. At yung mga turtle ay nasa side ng RRQ. At kung hindi man nila makuha yung mga turtle, at least... Oy! Si Albert, napaka... Ang ganda ng pwesto. RRQ, ang ganda ng read na yun. And yung diversion, yung nagkaroon ng problema, and that will lead to two deaths para side ng ONIC PH. And you have to give it up din sa RRQ, ha? Fast to react. Actually, si parang yung side ko. Ang bilis na reaction ni Albert. Nakita din kasi dito nila yung ultimate ni Baloyski. Nakikita na kasi siya. And nasakto din naman, malapit na din yung RRQ kasi nakita nila si Kyrie na nandun sa side na yon. So, super for ONIC, ang kailangan natin makita is yung kanilang strength, which is the banana split. Ipagulit ni Kyrie, inikot-ikutan niya lang. Pero may alalay ba? Yun yung tanong. Nako! Ayan! 3v4! Ayan na barangay! 3v4, si Albert dito, nahuli si Baloyski. At si Skylar, libre yung pwesto. Yun yung naging problema, takbuhan na. Sila ang nag-diversion, sila ang nahuli. Nako po si Kyrie ma... And grabe yung ikot dito ng RRQ. Kung paano nila ginagalaw yung team fight, naging maganda yung pwesto doon ng side ng
ONIC PH with a diversion. Pero, nung time na nagkaroon na ng targeting, parang ano, nawala na sa utak nila kung sino dapat ita-target. Yes. Sila, si Skylar na sa may gilid, unaccounted for. E tingin ko, dito mapasok yung importansya na kasama si Marky sa laban. Kaya si Marky, pipiliin niya yung mga favorable na tao kasi meron siyang ways on getting to that certain person. Yes, actually, totoo yung sinabi ni Butters. Kasi imagine, kanina, may gustong puntahin si Bimo kaso na-counter agad dito ng RRQ because they have the Ruby. Tapos lahat ng mga players ng RRQ, so naka-solidify yung kanilang offense din dito kay Bimo. So, para sa side ng ONIC, since nawala na si Bimo, meron silang kanya-kanya naging targets. Si Kyrie na force na rin na umalis during that time, pero yun nga, sila lumaparin siya dito ng RRQ. Pero kung titignan natin ang items, aside with the Ice Queen wand, kaya nahihirapan din talaga yung ONIC umalis every time na gusto na mag-engage for a team fight. And look at that! 7K gold para kay Skylar. So, medyo malayo pa ang kailangan, or malaki pa ang kailangan habulin dito ni Marky. But the good thing here is, sa kanya na ibinibigay ang buff. That is very important. So, expect talaga natin na sasama na si Marky sa defense. Ready na. Naka-Calamity Reaper. Naka-Holy Crystal. Ang kailangan na lang gawin ng ONIC PH ngayon, huwag mapitas kahit anong mangyari. Kasi yung pitasan ko si ngayon, napaka-importante. Pero kung kayo makakapitas, okay lang din. Pwede ako mag-flicker out si Vin. Okay, so nice escape. Pero take note, 115 seconds or 113 seconds bago magkaroon ng ulit ng flicker si Vin. So most probably, para dito sa RRQ, hindi mo na sila mag-force. For Sky, for ONIC, kailangan na nilang bigyan dito si Skylar. Mahirap kapag i-force nila. Pero kasi kompleto ngayon, no? Si Marky may ano, may flicker. Kaya, madali. May flicker din, may ultimate pa. So, may possibility na magkauli. Yan, ayan na, nagmamadali na sila. Naku po, nilagay yung diversion doon sa machine. Eto na! Pero nakuha pa rin ang RRQ. And this time around, look at this. Si Marky! Marky na huling si Psycho. Ooh! At hindi kinaya ni Marky yun. Mag-isa lang siya doon. Nako po, napakasakit ng critical dito ni Skylar. Naiwan to hold. Actually, I'm offended. Parang Vin kanina, may pilitan ngayon ng ONIC na umalis even Kyrie. Uy, nahuli si Baloyski! Uy, grabe naman yung pagdipad na yun. Pero, Falling Star Moon, ladies and gentlemen. And eto na, the circling eagle para pigilan. Bimo dito, they're just doing their jobs right now. Talagang yan lang yung kailangan nila. Kyrie, may ultimate siya. Kaya nila i-clear to. And now, the question is, paano gagather neto ONIC PH yung kanilang strength para pigilan yung RRQ na mag-push? Pilipinas, kapit. ONIC PH, kapit. Kailangan nila na suporta mo. Kailangan nila ng suporta nyo ngayon. Eto na, ang defensa ngayon ng ONIC. Pag-is lang para sa kanila with Marky. ONIC and RRQ. Hindi sila makakasira ng Torre against the ONIC. Pero mayroon pang minion guys from middle lane. Yung sinasabi dito ni Butters, kailangan ma-force ng ONIC na magkasama-sama ngayon. Yun lang naman kasi. Kanina maganda, nakita na natin yung damage ni Marky. Kasi ang problema, lagi magkakadikit dito yung RRQ in a way na yung gustong mag-penetrate for ONIC ay sinashutdown agad nila, which is yung nangyari sa Alice natin kanina. Pero ano din yun eh. Kasi si Psycho, nahuli na. So parang siguro, nung pumasok na si Marky, doon nasabi na, alis na. Iwan nyo na. Hayaan nyo na. Hayaan nyo na. And wala pa sa pwesto ngayon si Marky para iwan kasi wala pa siya nung Winter Truncheon. Kung may Winter Truncheon, baka pwede. Mm-hmm. Kasi kahit pa paano, meron kang outlane na player. O pwedeng humabol bigla yung... Baka pwedeng humabol yung mga teammates para makapag-design sila. Pero at this point, hindi pwede din si Marky na bigla-bigla na lang pumasok. Kailangan kailangan alam ng lahat ng team niya kung ano gagawin niya para maalalayan siya. Yun yung term eh, alalay. Kasi alalay. This time around, Marky has the ball for the side of ONIC PH. Yes, yung sinasabi natin, ang Alice talaga ang comeback potential dito ng ONIC. And still RRQ, si Skylar, napakataas na ng damage dealt niya kanina, even R7. So isa din sa nagiging problema ng ONIC. Since mabibilis ang mga heroes na RRQ, meron silang Lancer at panggulo and pang-hold na Vin, which is the Ruby. Medyo nahihirapan si Baloyski na higupin pa isa-isa. Pero
Yung pinaka... Okay, nakaangat, yung nakaabang muna. Grabe din kasi yung RRQ. Ang ganda din ng mga pwesto. Ang ganda ng pwesto ng mga diversion ni Baloyski. Pero, every time na magda-diversion si Baloyski, nababasa. Oo. Nababasa ng RRQ. Nakikita agad. Nakikita nila. Although, sabihin na natin, game sense na talaga ito ng RRQ. Kumbaga, may call na talaga, may way talaga sila para malaman kung saan manggagaling. Siguro na-training din nila yung sarili nila dito. Tapos si Baloyski, syempre, pag napasok na sila, eh, alam naman natin, wala namang kamobility sa katawan halos ang isang Louie. Ang pinakaabangan lang ng Louie dito is kapag ka tumama talaga yung mga yins and yangs niya against RRQ. Pero, ang pinakamagandang naisip ko dito para sa ONIC is kapag ka nagkasabay-sabay, actually maganda yung synergy or maging possible na Symphony of Skills dito ng ONIC kapag ka nagkasabay-sabay. Dilarski, Alice, Baloyski, kailangan lang talaga nilang makahanap ng paraan. But so far, RRQ, silang may hawak ng control dito sa ating laban. 44.7K versus 36K. Hindi na rin nag-matter ngayon. Kasi ang pinaka-crucial na lang for both of our teams is kung paano magiging initiation. Kasi ngayon, gusto pumasok ng ONI, kaso naka-counter, naka-cancel ng millisecond. Lord Cameras, Big Pop, ladies and gentlemen. At ito ang tanong. Ano ang sagot? Wala pang tanong. Pero hindi na i-contest. Hindi na nila i-contest. Ako po, pumasok dito. Nagkaulian na sina Marky. Nagkaibitan. R7 dito. Masyado mataas na kayo damage out. But Baloyski na huli. RRQ. RRQ. Meron pa silang Lord. That is the enhanced Lord. Pwede nila actually pwede nilang masira lahat ng i-return direct kasi meron damage dito si Skylar. Ilang hits lang yan sa kanya. Meron din na siyang Wind Talker. So if ever din may pumasok ng ONIC, pipitik yung mga damage. Speaking of pitik. Pero hindi naka-on yung ultimate. Yun yung naging problema. Two people are left para sa side ng ONIC. TH, Kyrie trying to defend. Lord is here. Buhay na si Baloyski. Ano magagawa ng ONIC PH para i-defend ang kanilang base? Ako po. Nalito yung Lord. Gusto umuwi. Itawad na si game number 3. And I think this is it, ladies and gentlemen. ONIC PH. They are out of MPLI RRQ.